Magandang araw mga ka-print. Ang content natin today ay tungkol sa heat press. Ituturo natin ang techniques at magbibigay tayo ng tips kung paano mapapadali ang paggamit nyo ng heat press. Okay, tara na! Print. Yung kadalasang ginagawa, lalo na yung mga baguhan pa lang, ganito ginagawa nila. So, syempre, ayaw natin ng tabingi o kaya wala sa gitna. Kaya para sigurado, nilalatag natin isa-isa. Tsaka natin ididikit, parang ganito. Yan, no? Tsaka natin ididikit isa-isa ng Teflon tape. Paano kung maramihan na? Siyempre, aabutin ka ng 48 years niyan. At ayaw natin nun. Imagine kung 50 pieces o kaya mas marami pa. Mga 100 pieces pataas. Ang tagal niyan. Isa sa pinaka-importanting tips na mabibigay ko sa inyo ay ito. Balutan nyo ng teflon yung mating ng heat press nyo. Ito, kung nakikita nyo yan, may balot ng teflon. Kung di nyo kasi babalutan yan ng teflon, napakadikit niyan mga ka-print. Ito, napakadikit na ito. O, ang hirap i-adjust nung shirts kapag naglagay ka na dyan. Kunyari, mamali ka ng lagay, no? Medyo natabingi, no? Kapag iuusog mo na, ang hirap na niya i-adjust, no? So, para maiwasan yon, balutan natin ang teflon. Yung pinaka rubber matting nitong heat press natin. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-print, no? So pag naglatag ka na ng t-shirt, no? Ang dali lang iusog kasi nga madulas siya eh, no? Meron kasing teflon, no? O, diba? Pag namali ka ng, ano, ng lapag, kailangan mo i-adjust taas, baba, kaliwa, kanan. So madali lang i-adjust. Ang sunod na tip ko sa inyo, mga ka-print, ay ito. Gamitin natin mismo na guide. Itong rubber matting na to. No? Ito mismo. Yan. Ito mismong binalutan natin ng teflon. Mapapansin nyo kasi, maganda naman yung cut nyan eh. Kahit paano, eskwalado yung pagkakakat nyan. Kaya pwedeng-pwede natin gawin yan na guide. Paano? Ganito yun. Yan, no, mga ka-print. No? Kapag naglagay tayo ng shirt, lalo na sa mga malalaking shirt, yung tahi mismo dito sa balikat niya, ayan, no, kita niya naman, di ba? Yan, kabilaan yan. Ito, yung tahi. No? Tsaka yung dito sa dulo ng rubber matting, yan, kabilaan yan, ipaparehas mo lang yung distance. No? Ito yung distance na yan. No? Iparehas mo lang din dito. Ayan, no? So, mga ganyang kalaking distance niya, igigitna mo lang. Tapos, dito naman sa bandang baba, gagamitin mo yung daliri mo.
No? Kunyari, ganyan. O, hanggang dito. Di ba? Pasensya na, wala akong tagahawak eh. Kunyari, dito naman sa kabila. No? Ayan, no? Ganun din. So, sa ganyang paraan, maididiretso mo yung t-shirt ng ganong kabilis lang. So ngayon, dahil nailapag na natin ng diretso siya, no? Maganda na yung distance nito dito, parehas na. Ganon din dito sa kabila. Dito rin sa baba. So ngayon, masisigurado natin na nakadiretso na yung t-shirt natin. Pag nakadiretso na yung t-shirt natin, syempre ang dali nang maglagay ng tatak. Ito na ngayon, no? So, ang kailangan mo lang, igit na yung tatak. Yan. Tapos, syempre, dito sa taas, 2 to 3 inches. No? Magtitira ka ng 2 to 3 inches simula dito sa tahe, tsaka dito sa pinakataas ng tatak mo. Pero syempre, depende pa rin yon sa laki ng shirt. Pwedeng mas maliit pa sa 2 inches kung maliit talaga yung shirt. No? So yan, madali nang igit na ngayon yung tatak kasi ipapareho mo lang yung gilid. No? Magkabilang gilid na yan. Kitang-kita na naman eh. Oh. Diba? So yung distance niya dito, yung distance niya dito, ipaparehas mo na lang. No? Tapos, kitang-kita naman, no? Hindi mo naman kailangan sukatin. So, kahit papano, yung distance nito, tsaka distance nito, kahit papano, parehas na. No? Para makita mo na talagang ganun siya, nakigitna na at hindi tabingi. No? Gaya niyan. No? Papano, kung malaki yung tatak tulad nito. No? Ito mo, nakalagpas siya. Diba? Yan, madali lang yan. No? Bagsakan mo lang. Ganyan, kapag mainit na, kasi ito nakapatay pa kasi yan. Eh, diba? Bagsakan mo lang ng 2 to 3 seconds para medyo kumapit lang yung tatak, yung binil na yan. No? Pag medyo kumapit na yan, no, pwede mo nang iusog yan sa gitna. Kasi hindi na magagalaw yan eh. Diba? So sigurado ka na pag inusog mo yan, hindi na maapektuhan yung distansya niya sa lahat ng gilid, kung nakatabingi ba siya o hindi. No, hindi na magagalaw yan. No. Sigurado ka nang kapag binagsakan mo siya ng 2 to 3 seconds, pag inusog mo siya, nakakapit na yan ng konti. So babagsakan mo na lang siya no, kung ano talaga yung ilang seconds talaga, kung paano yung ma-cure itong vinil natin. So ngayon mga ka-print, ipapakita ko na sa inyo yung actual talaga, no? Kung paano talaga yung bilis niya, no? Kapag yung nagtatataka na mismo. So tara na.
Nga pala mga ka-print, no? Mapapansin nyo ito, sobra-sobra para dito. So tatanggalin nyo yan kasi nakakapag-cost ng ano yan eh. Tabingi. O kaya hindi gitnang gitna kasi pag nagmamadali ka, sumasama pa to sa sukat ng tatak. So, kita nyo naman, di ba? Ganun lang kabilis ang magsalpak ng t-shirt tsaka tatak. Kapag ka ganitong vinyl kasi, hindi na tayo naglalagay ng teflon para mas mabilis. Para sa akin lang, yung sarili ko lang na style yun, no? Ngayon, cold peeling tayo. Kailangan malamig na siya, walang init, tsaka nyo tatanggalin yung plastic. No? So ngayon, kapag tinanggal nyo na yung plastic, malamig na siya. No? Pagka may umaangat pa, i-heat press nyo pa ulit ng siguro mga matagal na yung 5 seconds. No? Para lang dumikit ulit. Ganun lang naman yun. So, ito na siya mga ka-print. Kapag natanggal na natin yung plastic, yun nga, cold peeling tayo, no, syempre, kapag i-heat press mo ulit ng mga 4 to 5 seconds, gagamitan mo na ng teflon, syempre. No, kasi wala nang protection yung pinaka, tatak eh. So, kailangan mo ng protection para hindi dumikit dun sa heat press natin para hindi masira yung tatak. No? So yun lang, sana nagustuhan nyo yung content natin ngayon, sana may natutunan kayo, maraming salamat sa mga nanood nitong video na to.